Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to Adventist Med Facebook Live. Ayan, halos matatapos na naman natin ang isang linggo, pero itong Friday nito, napakaganda ng topic natin. Ang makakasama natin ngayon, ang Head Chaplain ng Adventist Medical Center Manila at isang Counselor Practitioner, walang iba kundi si Pastor Jay Fajardo. Hi Miss Lady, good morning. Good morning. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. At ang topic natin ngayon, Pastor, ay talagang necessary, essential to sa buhay. Oo, no? Kasi pwedeng pahirapan tayo ng gusto kung hindi natin mararanasan yung ipahahatid natin sa mga tagapakinig at tagapanood natin. That's right. Ang topic natin ngayon, freedom in forgiveness. Ayan, sino ba naman ang hindi nangangailangan nitong topic na to, freedom in forgiveness. Kaya mga kaibigan, i-share nyo na po ang ating live stream program ngayon or create your own watch party para ang inyong relatives and friends ay makapakinig din. Pero bago tayo magpatuloy, mag-pray muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay at kalakasan na binigay mo sa amin ngayon. Pagpalain po ang aming gagawing programa, lalo na ang aming mga tagapanood. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, freedom in forgiveness. Pastor, talagang tama ka eh. Pahihirapan tayo nito pag hindi talaga natin natutunan. At maraming pinahihirapan ito. Mm-hmm. Kaya I think we need to start talking about yes. this. Ang tanong kasi Miss Lady, bakit ba ang hirap magpatawad? Oo nga, Pastor. Nakaka-relate ka brito, at least in the past? Talagang, meron bang tao, mga kaibigan, na hindi pa nakapagtanong nito na bakit ang hirap magpatawad? Oo. May mga ibang tao na talagang gusto na nilang lumaya, ayaw na nilang magalit, pero pag naaalala nila yung isang tao, o may mga bagay na nagre-remind sa kanila tungkol dun sa isang tao na naka-offend sa kanila, buhay na naman. Parang kumukulo ulit ang kumukulo, Pastor. At parang nandun na naman siya sa eksena ng pinangyarihan. Oo. So, sa ating pag-uusap ngayon, una natin pag-usapan, Miss Lady, yung bakit ang hirap magpatawad. Ayan. At maganda na mapakinggan kung ano nga ba sinasabi sa atin. Ayan. Sa ating screen, makikita natin, merong isang babae na nakalaya na doon sa chain. Ano? At kapag ka nakatinikala ka, napakahirap, hindi ka talaga makagalaw ng maayos. Yes. But if you are, if the chain is already broken, you can live freely. Yes. Kaya, bakit mahirap magpatawad? Ang una kasi, hindi talaga madaling pakawalan. Yung mga kaisipan sa nakaraan. Totoo lalo na, Miss Lady, yung mga malalaking bagay. Ano ba yung mga big ones na yun? Ang tawag ko rito, big ones, kasi sila yung talagang hindi mapapakawalan basta-basta. Kasi sila yung mga karanasan na masasaya. Yung talagang galak na galak ka at nagbigay ng kakaibang karanasan, you cannot easily forget those things. Yes. On the other side, yung lahat naman ng malungkot at nagdala sa'yo ng sakit. Sakit, yan. Pagdurusa. Disappointment. Grabe. Lahat ng, basta yung kabilaan. The good experience and the bad, we don't easily forget those things. Totoo yan, Pastor. Yun. Parang talagang yun ang talagang tumatatak, no? Tumatatak. Tumatatak talaga sa kaisipan. And to a large extent, nakaka-influensya sa ating mindset at sa ating buhay. So, right. Kaya isa ito sa mga realidad kung bakit ang hirap magpatawad. Yan. So, punta tayo sa pangalawa. Okay. Yung pangalawang bagay, kasi mahirap magpatawad kasi kapag ka punong-puno tayo ng galit, nakokontrol tayo ng galit. O, totoo naman yan, Pastor. Oh, ano? Oh. Kasi parang yung surge of emotion mo, nandun ka talaga eh. Yung parang, hindi ko ma-explain, pero talagang... Para ka nang gigigil, pwede yun. Kang nanginginig, mapapasigaw ka. Yun. Oo. Kung pwede lang, ano bang gagawin mo? Na kung ano yung minsan sa sobrang galit ng ibang tao, pag nakita nila, wag ka lang magpapakita sa akin. Yung mga ganon. So kapag ka too much anger ang siyang nananahan sa atin, nakokontrol tayo nun. Yes. Sa halip na mamanage natin o makontrol yung anger.
Alam niyo, Pastor, isa yan sa mga bagay na maganda nating pag-usapan ulit, no? In the future, yung anger management. Pwede, pwede. Oo, kasi itong topic na ito, maraming naapektuhan eh, ang taong galit. Oo. Oh, no? Yung pag hindi ito na-manage, eh, parang kawawa yung mga nasa paligid. Alam mo, pagkagalit na galit ka, associated dito na nakokontrol ka na, ang hirap, baka hindi ka makatulog. No, tama. O kaya magising ka sa alanganin, yes, kasi maalala mo yung tao. O kaya, Pastor, ang isa dyan, yung makakagawa ka ng isang bagay na kinabukasan, pagsisisihan mo. Yun. Tapos hindi mo na mababawi. Mahirap bawiin. Yes. So, kapag ka too much anger, nakokontrol tayo. Sa halip na mamanage o makontrol natin ang sarili. Ayun. At merong ibang mga tao na may kaisipan na kailangan ko itong ibuladas. Kailangan ko itong ilabas. Ilabas. Oo. Kaya lang kapag ka hindi na facilitate yung expressions ng anger, hindi rin healthy. Yes, hindi rin helpful. Kasi lalo lang nare-reinforce yung galit samantalang nag-express ka ng galit. Parang sinasabi niyo, Pastor, kung hindi rin siya tama ang pag-manage nung pag-release ng anger, yes, ay pwedeng masulsulan at marami, lalo pa. Lalong nahahighten o tumataas yung galit ng isang tao. Kaya nga, no? May marahil may na-meet na kayo, ang ating mga taga-panood ngayon, may na-meet na kayo o maaring naranasan natin na samantalang ating sinasariwa at ine-express yung galit natin, lalo, hindi naman nababa ang galit. Lalo lang tumataas at umiigting ang galit. Kaya mere ventilation of anger is not really healthy. Yes. Kailangan ma-facilitate at kailangan may direction. Yun. Tapos, Pastor, pag nagkamali ka pa ng sasabihan at yun nga ay pwedeng makapag-fuel pa sa'yo, ay baka lalong magkamali yung sunod mong gagawin. At pag nag-react ang kausap mo na kinagagalitan mo, mas malaking trouble. Oo nga. Ano? Ayun. So ito yung pangalawa. Okay. Grabe talaga. Kaya mahirap magpatawad. Kasi lagi itong parang, teka-teka, ako na-agrabyado ah. Yes. Parang andating nito, ako pa magpapatawad. Yun. Ang hirap. And number 3, kasi ang hirap magpatawad kasi naiisip natin, nasaktan tayo. Eh kung patatawarin kito, baka naman saktanan naman niya ako. So, we can be so scared of forgiving kasi that person, same person, may hurt us again. Oo nga. Kaya ang hirap. Kaya sabi nila, di bali na, maghiwalay na lang kami ng landas kaysa naman patawarin ko siya at isipin niya talaga, everything is alright, saktan na naman niya ako. Na naman. So, kumbaga, parang na-trauma yung tao. Yes. Ayaw mo nang maulit. Mm-hmm. So we move now to number 4. Okay. Bakit ang hirap magpatawad? Kasi marahil pag ikaw yung na-offend, iniisip mo, itong taong to, kailangan makabawi ka. So mayroong vengeance. Yes. And this person deserves some kind of punishment. Mm-hmm. Ganon. Kaya minsan siguro, ang sinasabi natin kapag yung taong nakasakit sa atin ay may pinagdaraanan, pwede pa nga nating sabihin na kulang pa yan sa ginawa mo sa akin. Ay oo, Pastor. Oh, ano? Diba? Naririnig ko yan. Katiting pa lang yan. Wala pa yan sa talagang dapat kasalanan mo. Na dapat tanggapin mo. Yes. So, yung galit natin, kasi iniisip natin there was injustice and that person deserves punishment. So, kaya ang hirap magpatawad dahil yun ang namamayani sa atin. At yung huling isi-share ko, kasi maaaring iniisip natin na hindi tayo naunawaan. At ayaw na nating muling magtiwala. Ayun. Ayaw na nating muling magtiwala. Kasi yung pagtitiwala, yung nawasa. Parang ang sinasabi, parang pinakang defense mechanism na rin, yes, yung hindi ka nalang magpatawad. Para, yes, yung wall, makip mo na lang. Uh-huh. Actually, iniisip natin na hindi mo nalang patawarin para hindi siya makapasok, para pinoprotektahan natin, yes, ang sarili natin. Oo. That's very right. So, kung atin pong titingnan, mga minamahal na mga kaibigan, talagang, humanly speaking, Miss Lady, ang hirap magpatawad. Totoo yan. So, my suggestion is, ang maganda rito, pag-aralan natin, ano ba ang pagpapatawad? Ayun. Para maging klaro tayo
na ito pala naman ay pwede nating gawin. Mm-hmm. Maaari lang may takot tayo kasi hindi natin naunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagpapatawad. Ayan, napakaganda ng sunod nating pag-uusapan, mga kaibigan. Ano, bago ang lahat, Pastor, batiin natin yung mga viewers natin today. Hello kay Ronnie Enrique, Selna Nabong, Perlita Pinky Eugenio Balsita, Amelia Miraflor Garcia, Elsa Septimo, Eric Cachero. Good morning daw, Sir Jay. Good morning. Good Miriam morning. Canales Catarining, Ronald Madera, Jeanette Reyno Rubido, Jen Arroyo, Mary Jane Silos, Ruel Bungapat, and Arlene Corpus. Maraming salamat sa mga nakatutok ngayon dito sa ating Facebook Live. Pwede po bang i-share nyo itong ating live stream? Alam nyo naman, napakaganda ng topic ngayon at gusto natin na mas marami ang makapanood. Kaya ma'am lady, miss lady, balik tayo. Oo. Humanly speaking, mahirap magpatawad. Mm-hmm. Kasi ang dating nito, tayo yung naagrabyado, yes, tayo yung nasaktan. Mm-hmm. Eh kapag ka ibinukas natin ang sarili natin sa pagpapatawad, most people are thinking na, teka, hindi pa niya nakukuha yung para sa kanya. Oo, ma. Hindi pa nakaganti. Kumbaga. Mm-hmm. And secondly, isipin natin, pag pinatawad ko, baka naman maisahan na naman niya ako. Uulit pa to. Uulitin mm-hmm. niya. Kaya, non-forgiving is a defense or coping mechanism. Okay. We want to protect ourselves. But actually, in the long run, we are not doing it good for ourselves. Oh. Okay? So, puntahan natin. What forgiveness is not, kailangan maintindihan natin to para maging klaro tayong lahat. Yung unang principle, Miss Lady, forgiveness is not excusing the wrong of your offender. Okay. Ang sample nito, Miss Lady, ganito. Pag halimbawa na-offend kita mm-hmm. at lumapit ako sa iyo, okay, sasabihin ko, Miss Lady, sorry ha. Mm-hmm. Ang sasabihin ng isang tao, madalas kito naririnig, wala yun? Pag isipin yun, wala yun. Oo nga. Yan ang mga normal diba? Responses. So, hindi nung taong naka-offend, maiisip kung ano yung nagawa niya. Mm-hmm. But I suggest, instead of saying, wala yun, okay, tulungan natin yung taong i-acknowledge niya what he or she did wrong. Para maiintindihan niya rin yes. kung saan talaga siya nagkamali. Sample daw tayo, ma'am lady. Sige nga, Pastor. Lumapit ako sa iyo. Uh-huh. Miss Lady, sorry ha. So, kung i-apply natin yung paano kaya yun? Ay, sasabihin ko sa'yo ay, alam mo, na-offend mo kasi ako sa ganito, pero pinapatawad kita. Yun. So, na-offend. And I would even suggest we go further. Mm-hmm. Pwede mong itanong sa akin, bakit mo ba nagawa yun? Pwede ba ganun, Pastor? So, pag-i-explainin mo naman ako. Tika, mas maganda, hindi mo na siya pag-explainin. Paano? Ano ba ang inihihingi mo ng apology? Oh, so tatanungin kita para yes. malaman ko kung talagang alam mo kung bakit ka lumalapit. Yes. So ulitin natin, Pastor. Sige. Ulit. Okay. Miss Lady, sorry ha. Pasensya ka na sa nagawa ko. Eh, Pastor, ano ba ang inihihingi mo ng apology? Yun. Ah. Mga minamahal na mga manunood, kaibigan, that will clarify, mm-hmm. will help the person na i-acknowledge yung pagkakamali sa'yo. Okay. And at the same time, maririnig mo siya and you can appropriate the forgiveness verbally as well as you desire. Wow, maraming salamat sa tip, Pastor. Okay. So, wag na natin sasabihin, mga kaibigan, na wala yun, pero ang totoo niyan, may kirot ka pala, yung pala na dinadamdam. Yung pala, dugong-dugo. Oo, hindi mo lang, ikaw rin ang hindi mo rin masabi. Uh-huh. So, dapat pala i-acknowledge niya at sasabihin mo, ano ang inihihingi mo ng pagpapatawad? Hmm. O bakit ka lumapit? Pwedeng ganun. Ano yung inilalapit mo? Something okay. like that. So thank I think you. We are coming clear with it. Yes. So second, forgiveness does not mean you should have no more feelings about the situation. Oh. Uh-huh. So kung nagalit ka sa akin, sumama ang loob mo, mm-hmm. pwede mo akong patawarin. Yes. Pero hindi nangangahulugan nun na wala ka ng damdamin ng na-offend ka. Ang ibig mong sabihin, Pastor, itong pagpapatawad, hindi naman ibig sabihin na biglang wala ka nang naramdaman. Yes. Oo, na biglang parang all zero, na wala ka nang mafe-feel according sa nangyari. Uh-huh. Mm. Kasi ang pinakamainam, yung naturally, yung isang tao, ay kumbaga proseso kasi. Oo nga.
So, kung na-offend siya, we let the person go through the experience mm-hmm. of being offended, at samantalang sila'y nag-uusap, lalo namang magiging malinaw at mag-move forward siya maging yes. sa kanyang damdamin at karanasan. Okay. So, hindi ibig sabihin, mga minamahal na mga kaibigan, na kapag ka, magpatawad ka, hindi ibig sabihin ay completely wala na yung damdamin mm-hmm. na nakapaloob doon sa nagawa sa iyo. So, Pastor, ito yung, for example, sige. Yung nagpatawad, pero hindi pala ibig sabihin na completely forgetting even the feeling na parang may naramdaman ka na naman. So, uh-huh. usually kasi parang ang sasabihin, nagpatawad na ako eh, pero naramdaman ko pa rin, nasasaktan pa rin ako. Uh-huh. Normal pa normal yan. Normal yun. Proseso. Mm. Hanggang sa dumating yung ilang panahon, maalala mo yung tao, hindi na ka ganun kasakit. Okay. At pagdating ng ilang panahon, minsan mangingiti ka na lang kung bakit may nangyari sa inyong dalawang ganun. So, Pastor, hindi pala completely true yung forgive and forget. And actually, we do not prescribe that. Okay. And we don't want people to be compelled mm-hmm. na kalilimutan. Yes. Kasi counterproductive yun. Okay. The more you impose on yourself that you will forget, mm-hmm. the more you are reinforcing into your memory the incident that took place between you and your offender. Wow. Habang ginugusto mong kalimutan, mm-hmm. kalimutan ko na ito, kalimutan ko na, eh lalo mong sinasariwa ang alaala at lalo kang magagalit. Ganun pala yun. So, ano? Counterproductive siya actually. Okay. So, we do not prescribe forgetting. Later, we will see that what really should happen ay yung matanggap, accepting. Oh. Hindi forgetting, but accepting. So, forgive and accept. Hindi forgive and forget. Not forget. Huwag kayong mawawala. And once again, please share our live stream program or create your watch party para marami ang makapag-engage sa ating discussion ngayon. Do you have questions? Can you relate? Meron ba kayong comment? Comment na po sa ating comment section below. So tuloy natin? Yes. And number three, forgiveness does not mean there is nothing further to work out in the relationship. Or that everything is okay now. Oh. Hindi ibig sabihin, halimbawa, Miss Lady, ikaw at saka, halimbawa lang ha, yes. at si Doc Jiggs, mm-hmm. nagkaroon kayo ng misunderstanding. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin na nagpatawaran kayo, ibig sabihin, wala na kayong tatrabahuhin. Ay oo, kailangan meron pa rin gagawin. May gagawin. Mm-hmm. Kasi meron kayong i-work out yes. na mga bagay-bagay, kahit na you have assured each other of acceptance or forgiveness. Oh, ang ganda nun, Pastor, ano? Okay. So, yun po yung number three. What forgiveness is not. It doesn't mean wala nang tatrabahuhin. Yung pangapat, forgiveness does not mean you have to continue to include the person in your life. Hmm? Narinig nyo na ba yun? Pakiulit nga, Pastor. Ang pagpapatawad po ay hindi nangangahulugan na muli mong ibabalik wow. yung tao sa buhay mo. So, parang makaka-relate ako, no? Pag boyfriend mo pala, sinaktan ka, mm-hmm. pwede mong patawarin, pero mm-hmm. hindi ibig sabihin, babalikan mo. At hindi rin garantiya at hindi mm-hmm. rin ini-advise na mag-friends-friends kayo. Aba, bago ito sa pandemic natin. That you hang out together again. Mm-hmm. So, pag pwede kang magpatawad, pero pwede mo na rin palang i-cut yung ties mo. Cut your ties, yes. At hindi ibig sabihin, you have something against the person. Okay. But, of course, we are not closing the doors okay. na pwede rin in time. Yes. You may grow again in trust and confidence. Mm-hmm. Because what was broken was trust. Yes. And you do not easily give trust. Totoo yun. Kailangan po mawin yan natin. It has to be one back. Okay. So mga kaibigan, tingin tayo, Pastor, ano? Sure. Kasi lumalalim at sumasarap yung ating kwentuhan mm-hmm. tungkol dito sa freedom in forgiveness. Basa tayo ng ating mga comment. Hello kay Ma'am Lisa Zafra. Good morning din po sa inyo. Sabi ni Ma'am Arlene, Pastor, papaano naging positive thinker para ma-overcome ang hurtful emotions? Pwede po siguro nating balikan yung mga question mamaya. Mamaya ano? Po.
babati muna tayo. Ma'am Ana Marie Pastor Fide Chavez, paano po kung hindi humihingi ng forgiveness at siya pa ang galit? Huwag nang sabihin ang name. Ay, sorry po, nabanggit ko. pwede natin sagutin mamaya yan. Okay, eto what pa. What true forgiveness is? Eto pa. Sabi ng aking friend na si, ito manager ng DBP dito sa Pasay, si Ma'am Aileen Sullivan Villarosa. Good morning, my friends. It's really hard to forgive, but it's harder not to. It's easier to sleep and face every day without any heartache. A forgiving heart is the heart of a courageous man. God bless, keep safe, my friends. Hi, my friend. Ayan. Nandito rin si Selna Nabong, Pastor. Paano po pinatawad mo na siya? Sa dami niya kasalanan, pero hanggang namatay, hindi siya nanghingi ng sorry sa lahat ng kasalanan niya. Ay, paano daw yun? Okay, babalikan po natin yan. Sasagutin po natin lahat yan. Amen, Pastor Jay. Sabi ni Ma'am Mafil Carbunco Falcatan. At ito, ang isa pa, no? Ma'am Lisa, paano, Pastor, nag-forgive ka na? Pero paulit-ulit niyang ginagawa. Nag-usap na kayo, nag-promise na siya, tapos inulit pa rin. Di lang once, twice, thrice, ano pa ang gagawin ko at pakisama sa taong yun? Ay, marami tayong tanong. Ay, grabe. Lahat yan, Miss Lady, sasagutin natin samantalang tinatalakay natin ang ating mga leksyon. Sige, pagpatuloy natin, Pastor. So, ito po yung pangapat, ano? Forgiveness does not mean you have to continue to include the person in your life. Hindi karakaraka. At ang nasira ay pagtitiwala. Yes. So, kailangang maibalik ang pagtitiwala. So, ganun po yun. Kagaya niyan, ginawan ka ng masama, pinatawad mo, will you expose yourself easily? Baka maging biktima ka na naman. Yes. And we need to know where to put ourselves. Kaya po yung panglima, lima lang itong what forgiveness is not. Forgiveness is not just something you do for the other. Hindi lang ito bagay na ginagawa mo para sa iba. Dahil mamaya tutunghayan po natin kung ating natalakay na ang limang mga bagay na nagsasabi what forgiveness is not. Ngayon naman, Miss Lady, tatalakayin natin what true forgiveness is. Ayan, ang ganda. Ano nga ba ang tunay na pagpapatawad? Ayan, umpisahan na natin? Yes. Okay, number one, ang pagpapatawad po is a choice. Okay. It can happen without the participation or acknowledgement of the offender. So, ibig sabihin mo, Pastor, kahit hindi humingi ng tawad, ay pwede kang magpatawad. Yes. So, sinasagot natin, ha? Pinipili mong magpatawad kahit hindi humingi ng sorry. That's right. Kaya yung tanong nung isa sa ating viewer kanina, paano po yan? Napatawad ko na, pero namatay, hindi pa rin humingi ng tawad. On your end, that's a wonderful experience. Yes. Sa end naman niya, kanya na yon. Yes. Wala tayong magagawa. Because forgiveness can happen without the participation of the offender. Wow. Grabe. So, kaya nga, ito para sa atin, maunawaan natin. I'm ready with number two. Ito ang sabi, when you forgive, you put the final seal on what happened that hurt you. Okay. Pag nagpatawad ka, iyon ang nilalagyan ng tuldok. Kung ano yung nangyari sa inyo na nakasakit sa iyo. Okay. Pero hindi ito nagre-require na dapat kalimutan mo. Iyon yun, no? It does not require that you forget. What takes place is that you accept. Wow. Malalim ito, Pastor, ano? At sa tunay na buhay ay hindi ganun kadali. Hindi kadali. Nagawin. But it's very nice to know kung ano ba talaga itong pagpapatawad. Ang challenge kasi natin nito, nagtatanong tayong mga tao, Miss Lady, bakit niya ito ginawa sa akin? Yes. Siyempre, pag pinagpaliwanag natin yung tao, habang nagpapaliwanag yung naka-offend sa atin, lalo lang tayo naiinis? Oo nga, ano? Kaya pala kanina, hindi magandang magtanong ng bakit. Kasi pag i-explainin mo pa yung tao, ang tendency, i-justify niya yung sarili niya. That's right. Oo nga. Sasabihin lamang niya na hindi niya sinasadya. Pero alam mo namang sinadya. So, lahat ng sasabihin niya ay para
i-justify ang kanyang sarili, mm-hmm. lalo ka lang maiinis. Mm-hmm. Kasi nasaktan ka na eh. Nasaktan ka na, yes. given na, mm-hmm. na yung ginawa niya, hindi mo gusto. Mm-hmm. At pag nagpaliwanag pa siya na nagpaliwanag, lalo ka lang maiinis. Tama. Kaya lang, lalo ka nainis kasi yun ang sinabi mo, bakit mo ginawa sa akin to? Oh, nagtanong ka rin, so sinagot niya rin. Sinagot niya na hindi nakakatulong sa iyo. Oo nga. Kaya po ang maganda, mga minamahal naming mga tagapanood, ay pag magpatawad, gumawa tayo ng desisyon na I want to put an end on this. Okay. Desisyon mo yun. Desisyon yan. Mm-hmm. Hindi nangangahulugang kakalimutan mo na ang nangyari dahil mm-hmm. hindi mo naman makakalimutan. Mm-hmm. Lahat ng karanasan natin nakaregister sa isip natin. Oo nga. Lalo na yung masasaya at malulungkot. Mm-hmm. Yung natuwa ka at na-disappoint ka. Yes. At lalo na yung nasaktan ka. Tama. Register dyan. Hindi yan maaalis. Mm-hmm. Ang kailangan lang, matanggap. Ayun. Matanggap wow. natin. Mm-hmm. Na that person did it. Yes. Intentional or not, it happened. And you were offended. Tama. Ganun lang. Masakit po ang proseso. Mm-hmm. Masakit. Kasi parang ang dating, ganun lang? Ang dating? Ganun-ganun na lang yun? Ganun na lang yun? Kaya nga po, humanly speaking, mm-hmm. it's difficult. Because let me say now, forgiveness is not human. Forgiveness is divine. Divine. That's right. Yes. Ours is vengeance. The divine is forgiveness. Mahirap yes. talaga. Number three, accepting others who wrong you is a way of accepting your humanity. Pag nakayanan na po nating tanggapin yung taong nakagawa ng mali sa atin, mm-hmm. yan din ay kapahayagan na tinatanggap din natin ang ating pagiging tao. Ano yun? Tayong tao ay hindi perfecto. Yun. Tayong tao nagkakamali din. That's right. Tayong tao ay meron ding mga nasaktan. Yes. Mm-hmm. Just like the other yes. who hurt you. Oo nga, ano? So, kapag ka po tinanggap natin yung taong nakasakit sa atin, mm-hmm. ang ibig sabihin, lumalalim na rin tayo sa karanasan ng pagtanggap sa sarili natin na mayroon ding pagkukulang, mm-hmm. limitasyon, at mga kamalian. Wow. Ganun po yun. So, that is an expression of your growing mm-hmm. acceptance of your humanity. That's right. So, lumalalim po tayo. Yung number four, Miss Lady, we are almost there. Forgiving the other who offended you is obeying the teaching of Christ and is the right thing to do. Ito na, meron na tayong spiritual mm-hmm. na bahagi. Mm-hmm. Turo ng Panginoong Jesus siya. Yes. At yan ang mabuting gawin. Mm-hmm. Ngayon, some people will disagree. Alright, it's a choice to agree. It's a choice to disagree. Yes. A choice to forgive. A choice to harbor your pain. Mm-hmm. Nasasaya yan. So what I'm saying is, it is a teaching of Christ. Mm-hmm. And lastly, for that section, what true forgiveness is, forgiving the other is a wonderful way of honoring yourself. Oh. Pag nagpatawad ka, yan ay kapahayagan ng iyong mataas na pagpapahalaga sa iyong sarili. Mm-hmm. Yan. Dahil forgiving those who offended you is one of the key secrets, Miss mm-hmm. Lady, key secrets to a life of peace and happiness. Ang mga taong nananatiling galit, ay sabi nga nung iba eh, ang galit ko sa iyo hanggang sa aking kamatayan, ay hanggang kamatayan, magdurusa ka at sisikip ang iyong kalooban. Yes. Iyong hindi pagpapatawad, pahihirapan ka habang buhay. Mm-hmm. At makakaapekto yan sa iyo, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Totoo yun. Yan. So, with that, Miss Lady, I'm ready to serve our people with a scriptural passage. Mm-hmm. Sasagutin natin yung tanong nung isa. Oo nga, Pastor. At mayroon pang iba eh, na mga kasunod. Ah, sige, bago natin basahin. Batiin natin ano, while I'm reading. Oh, so, hello po kay Rose Ulop, Leberam Salas, Ross Vic Taktakon Regio, mga regular viewers natin to. Helen Ocol Ulalo, Lorenza Payak Alboroto, Marlon Fernando,
Arnie Jade Ildefonso and Edna Duwat. So balikan natin, no? Sabi dito naman, Pastor. Good morning, Pastor. I want the topic. Please help to know how to forgive. Ayan. Thank you po. Tayo ay nabibless lahat sa topic na ito. Paano po, sabi ni Ma'am Helen, paano po yung taong nanghiram ng pera? Ano sabi? Tapos, binlak ka na. Deserve bang patawarin ang ganyan? Wala na kayong contact. Yan talagang mahirap. Alam nyo, ganito po. Si ate. Ganito po yan. Naku, ma'am. Ate ba? Ate? Opo. Naku, ma'am. Mahirap talaga yan. Opo. Kaya po, meron akong personal suggestion. This is now personal suggestion. Oo, yes, for so, all sir. Of you and for all our viewers. Na mga inuutangan. Na mga lapitin ng mga nanghihiram o nangungutang. Okay. Oh. Ganito po yan. Kanig tayo. Ganito po yan. Sa totoo lang, ang dapat nating pahihiramin o pauutangin, yung taong kayang magbayad. Okay. Noted po yan, ha? Okay. Pag hindi niya kayang magbayad, ibig sabihin, magkikreate ka ng kaaway. Okay. So, paano yan? Practical. Halimbawa, itong kasama natin na nutritionist, si Miss Miles, nandito sa studio. Hi, Miss Miles. Hello. Halimbawa, si Miss Miles, mangungutang sa iyo, Miss Lady. Yes. Pareho kayong empleyado ng Adventist Med. Yes. Kahit hindi kayo magtanungan, naiisip nyo na ang inyong financial capability based totoo on your yan. Income. Mm-hmm. Pagkatapos, manghihiram siya sa'yo ng isang buwang sweldo mo, na isinave mo for a few months. Yes. Ibig sabihin, ang kanyang inuutang ay isang buwan niyang sweldo. Mm-hmm. More likely. Ngayon, paano mo iisipin na pag sinabi niya next month, magbabayad siya? Eh, alam mo namang, isang sweldo niya sa isang buwan, kailangan niya pang kumain lahat ng gagastusin. So, eh, kung mag-iisip ako, Pastor, eh, parang is imposible yung kanyang yun. Pangako. Kaya, hindi ka dapat magpapautang dahil, klaro, hindi siya makakabayad. Mm-hmm. So, ano ang dapat mong yun. Gawin? Ito po, mayroon namang tayong mga pwedeng hiraman na mga legit na mga lugar. Kagaya, limbawa, nag-promote pa ako, dito sa atin, meron tayo kooperatiba. Doon, manghiram ka. Matik, makakabayad ka. Bakit? Salary deduction monthly. So yun, napaka-wholesome niya. Wala kang ma-offend. Pangalawa, pag nilapitan ka, Miss Lady, dahil ikaw, mabuti ang kalooban mo, kapag ka, sa halip na magpautang ka, magpahiram ka na lang, na ang isip mo, pag hindi ibinalik, it's fine. So, ang gagawin ko, Pastor, no, ito'y magandang payo. So, ibig sabihin, kung ano yung kaya mo na hindi na babalik sa'yo, ibigay mo na lang. Oo, pasensya ka na. Yes, ito lang ang nakayanan. Talagang, alam mo naman, pare-pareho tayo na nakabudget din sa buwan-buwan ng ating mga pananalapi, but I'm willing to share even a little. Ayan. Pagkatapos nun, yun ang tawag po rin, mga minamahal, kawanggawa. Ayun. So, hindi na pa utang, ha? Kawanggawa. Kawanggawa. Yung kaya mo. At least, hindi ka nag-create ng kaaway. Tama, ayan. Okay. Mukhang magandang topic ano in the future. Maraming salamat sa nagtanong. Okay po. Okay. Masama po bang iwasan yung tao na napatawad mo na para na lang naman di maulit yung ginawa niya? Yan, wala po tayong makikita na black and white kahit sa Biblia na dapat ito. Ang sinasabi po natin, ang karanasan ng nagpapatawad ay proseso. Okay. At kung hindi ka pa ready makipag-usap, ba't mo ikokompel ang sarili mong makipag-usap? Tama. Baka sa isip mo, sa panalangin mo, napatawad mo na siya, pero sa damdamin mo, may bugso pa. Baka pagka nakausap mo siya, halimbawa nga, nangutang siya si Miss Miles natin, ano? Napatawad mo na sa isip mo. Pero sa damdamin, meron pang kurot. Ay baka pagka pinilit mo makipag-usap sa kanya, baka makarinig siya ng hindi, hindi niya magugustuhan. At so, pagsisira mo. So, meron na namang mangyayaring ano. Yes. Okay, so, nasa sa readiness niyo po. Kailangan pong ihahanda rin ang sarili. Okay. Eto, meron pang mga tanong dito kanina eh. Kung hindi humingi ng tawad ang taong nagkamali, ikaw na lang ang humingi ng tawad sa kanya. Kung kaya mo to give you peace at the same time giving the person the idea
to do the same. Very challenging. Sabi ni Ma'am Ferlin Armenia. Very challenging lang din. Alam nyo, napaka-gracious ni Ma'am na nag-suggest ng ganon. Mm-hmm. Yun daw nako-offend sa'yo na hindi humihingin tawad, ikaw na lang humingin lumapit. Tawad. Mm-hmm. Very gracious siya. Kaya lang iniisip ko lang, Miss Lady, baka lalo niyang hindi ma-recognize ang kanyang mga pagkakamali. Oh. Dahil mismong ikaw pa ang lumapit. Ang lumapit na kung iniisip mo, wala ka namang nagawa. Tama. Ang paghingi ng tawad ay base sa ating pagkaunawa na may nagawa tayo mali. Ayun. Hindi yung other way around. Okay. Gracious si Ma'am, ha? Mm-hmm. Pero ang intention ni Ma'am ay magkaroon ka ng peace of mind. Yes. So ang gawin na lang natin, Ma'am, patawarin mo na lang siya. Ito, may nag-comment dito. Basahin ko po. Ay, sabi niya, thank you po sa sagot, Pastor. Buti 12,000 lang nahiram nun. Mag-block. At yung 60,000 plus, mag 7 years na, di pa binabayaran, sinabihan kong abuloy ko na lang sa kanya. Aray ko. Nagalit pa, buhay pa raw siya, may abuloy na. Napaka-open ni Mama, no? Pero salamat po sa inyong pag-share. At nakasmiley pa siya, so ay, mukhang nakapagpatawad na si Mama. So ano, Mama, no? Talagang... I can sense mm-hmm. na talagang si Ma'am offended talaga siya. Uh-huh. Kahit sino, kahit tayo. Kaya nga, ang aking recommendation, kung tayo ay magpapahiram, mm-hmm. ay yung kaya nating hindi na ibabalik. Yes. Kawang gawa. Mm-hmm. At kung determinado yung ating kapwa na manghihiram, doon sa hinihiraman, na talagang sila, yun yung kanilang ginagawa. Mm-hmm. Okay. Sabi ni Doc Linda, totoo ba, Pastor, to err is human, to forgive is divine? Yes. Oh. Tama po. Kaya nga sabi natin, since we are talking about forgiveness, mm-hmm. kung tayo-tayo lang, usapang tao, gusto natin makaganti, mm-hmm. makabawi. Tama. Ayaw nga ng bawi, gusto pa makalamang. Tama. Pinalo ka ng tatlo, paluin mo ng apat. Something yes. like that. So, ganun ba, Miss Lady? Uh-huh. Kaya nga, ang forgiveness talaga, it is something na kailangan nating ipanalangin, pagbulay-bulayan, kasi ang magpatawad ay desisyon. Mm-hmm. Hindi po yan basta-basta nangyayari. Mm-hmm. Yan po ay iniisip at pinagdidesisyonan. Tama. Kahit hindi hingi ng tawad ang taong nakasakit o naka-offense sa atin. Yan, ang ganda. So, ganun po. So, babasahin natin, Miss Lady, unless may questions pa rin. Wala na po, Pastor. Ayan. Mukhang nasagot na po natin. So, babasahin natin ang tanong isa nating viewer. Ilang beses ko ba itong patatawarin? Kasi... Once, twice, thrice na. Mm-hmm. And it's amazing if you read the question of the Apostle Peter. Ang sabi ni Apostle Pablo sa Panginoon, then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? Mm-hmm. Lord, ilang beses ko bang patatawarin yung taong nakagawa ng pagkakamali sa akin? Surprising ang sagot ng Panginoon. Ang sabi niya pala, 7 times. Nagsasadya si Apostle Paul, 7 beses ba? Kasi actually ganito lang yan, in practicality, tayo mga tao, sa pangatlo, fire ka na. Uh-huh. Isa ka na, dalawa. Nakadalawa ka na, 3. Mm-hmm. Nakatatlo ka na. Sobra na. Sobra. Yari ka na sa pangatlo. Oh, ganun. Pero kay Apostol Pedro, ang galing. 7 times. Dinublin niya. Yes. May plus one pa. Uh-huh. May plus one pa. Mm-hmm. Very gracious na. Gracious. No? Sobra. 7 times. 7 times. Sabi ng Panginoon, no, Peter, not 7 times. But 70 times 7. Pag minultiply mo yon, literally, 490 times. Mm-hmm. But again, it is not something to be taken literally. Yes. Kasi yun, it speaks about infinity. Mm-hmm. It speaks about how unlimited mm-hmm. we should be in forgiving. Mm-hmm. Because truly, forgiveness is not only for the one who offended us. Yes. Ang pagpapatawad po, mga minamahal, ay para sa atin. Ayun. Kung ikaw ay na-offend, ang magpatawad ka ay ang pagpiling palayain ang sarili mm-hmm. sa pagkabilanggo
sa masakit at mapait na alaala. Ayun. 70 times 7 na magpapatawad. Pero balikan ko yung sinabi ni Pastor kanina. Mm-hmm. Yun ay yung pagpapatawad. Hindi ibig sabihin na ipapaulit mo. Uh-huh. Yung experience, ha? Hindi mo naman sasabihin, Miss Lady, na, hi, naka 8 ka pa lang. Oh, napatawad na kita, pwede ka nang umulit. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi rin nag-i-encourage siya na i-encourage natin, oh, nakapito ka na, meron ka pang 400 ganito. Hindi ganun. Yes. And it's not literal. Yes, it simply that's means right. That we need to pray that the Lord will grace us with compassion, because forgiveness really is a gift. Yes. Pero gift as it is, kinakailangan pag-isipan at pag-desisyonan. Tama. It is a choice. Ayun, napakaganda ng topic natin ngayon. Kamusta kayo dyan? Nakapag-isip-isip ba tayo? Nakapag-reflect kung ano yung mga bagay na meron tayo ngayon na dapat nating patawarin? Ano? O nangangailangan ng ating pagpapatawad? Ayun. Maraming salamat sa mga nakatutok ngayon sa ating Facebook Live. Kay Ma'am Bella de la Roca Antido, kay Ma'am Weng Katapia Esteves, Helen Calara Manalang, Rose Ulo. Ayan, panalangin ko na lang siya sa Panginoon, sabi ni Ma'am Rose. Okay, Pastor, at this point in time, we would like to share with you the services that Adventist Medical Center Manila have para sa inyo, lalo na ngayong new normal. Simulan po natin ang ating darating na Depression and Anxiety Recovery Program ngayong July 26. Ayan, alam nyo, isa sa mga nakaka-depress at nakaka-anxious sa buhay, yung may hinaharbor ka talaga na matinding pinagdaanan. At kung kailangan nyo po ng tulong para makarecover, nandito po ang DARP or Depression and Anxiety Recovery Program, at ito ay online. Magsisimula ngayong July 26. At kung gusto niyong malaman ang iba pang impormasyon tungkol dito, kontakin lang po ang Lifestyle Medicine Department. Ang mga numero ay makikita niyo po below your screen. Pwede rin kayo mag-message sa ating Facebook page o kaya sa Facebook page ng Adventist Med Lifestyle Medicine. At this point in time, panoorin natin itong isang video na ito. It's a story of recovery ng isa sa ating mga DARP graduates. Hello po sa inyong lahat. Ako po ay isa sa mga graduate ng Needly Depression and Anxiety Recovery Program ng Adventist Medical Center Manila. At gusto ko lamang po mag-share sa inyo ng akin pong naging experience sa pag-join po ng programang ito. Noong August 2018 po, ako po ay nagkaroon ng problema sa pagtulog. Noong unang mga araw po ay medyo nahihirapan lang po ako na makatulog sa gabi. Pero nung lumipas po mga ilang araw, ay nagigising na lang po ako bigla ng maaga or mga around, siguro mga alas 12 pa lang po yon. Tapos hindi na po ako makatulog. Hanggang sa dumating pa po ang ilang araw na sa buong magdamag, hindi na po ako nakakatulog. Hanggang sa kinabukasan, sa araw, maghapon pa din po na ako po ay walang tulog. So, tumagal po yun ng mga 2 linggo. Kung kaya nga po at nalaman ko na sa sarili ko na may problema po ako at nandun na rin po na ako po ay malungkutin na. Hindi na po ako masyadong lumalabas, nakikipag-usap sa aking pong pamilya. Kaya nga po, alam ko sa sarili ko na hindi na po ito normal sa akin. Kaya nga po at ang ginawa ko, una ay kinausap ko po yung aking kapatid na kung maaari, ako po ay kanyang samahan sa doktor para po ako ay mabigyan ng gamot para po ako ay makatulog. O kaya po ay ako ay kanilang i-confine na para lang po ako ay makatulog. Subalit, hindi po ito naging effective po sa akin. Kaya po ang nangyari ay patuloy pa rin po yung naging problema ko hanggang sa lalo lumalim po yung akin pong problema, pagkalungkot, depression. Kaya po
Isang gabi ay ako po ay lumuhod sa ating Panginoon at ako po ay humingi ng tulong sa Kanya. Kung paano ko po ba malulutas tong problemang to, bigyan niya po ako sana ng sagot. At dun na po ay pagbukas ko ng aking pong Facebook account, ay nakita ko po na ang page ng Adventist Medical Center na nag-o-offer po ng programa tungkol sa depression and anxiety. So, naging interesado po ako dito sa kanila pong programang to. Kaya po, kinabukasan ay nag-message po ako sa kanilang page. At doon po ay nagulat ako nang nag-message po ako, sinagot po ako ng aking classmate po nung college. At tinanong niya nga po ako kung ano ang aking problema. At doon po ay sinabi ko sa kanya. At hindi ko po alam na ako pala ay ni-refer niya sa doctor po nila. Na ito po ay walang iba kundi si Dr. Linda Varona. At doon po ako po ay kanyang tinawagan. At nakwento ko po nga kay doktora kung ano po ang aking pong problema. At doon po ay niyaya po niya ako na mag-attend daw po ako ng orientation na gagawin po doon sa hospital. At after nung tingnan ko po daw kung magiging interested po ako doon sa programa nila na ilo-launch ng mga time na yun dahil ito po ay unang beses pa lang or first time po dito sa Pilipinas. At nung ako po ay umattend, naramdaman ko po na malaki po ang maitutulong nito sa akin. Kung kaya nga po at naging excited po ako na dumating na po yung first session namin dahil nagkakaroon po kami ng session every Monday sa gabi around 5 o'clock hanggang po 9 o'clock ng gabi. At doon po ay nagkakaroon po kami ng health lecture. Nandun din po yung video po ni Dr. Needley na amin pong pinapanood. Meron din po kaming mga group discussions na ginagawa. Sharing po sa akin pong mga ka-group. At doon po ay tinuruan kami rin na kung paano po namin makokorek ang aming pong pag-iisip, paano namin maiwasan ang pag-iisip ng mga negatibo. Gayun din po ay paano po kami magkakaroon po ng proper diet and exercise at tulong po ng iba't iba pong mga advice po kagaya po ng pagpapaaraw. Mahalaga po ito para po sa atin pong kalusugan. At marami pa pong iba. Kaya nga po, naging malaking pagpapala po ang programang ito sa inyong lingkod. Kung kaya nga po, ilang araw pa lamang po ay tunay na na-obserbahan ko sa sarili ko na nagkakaroon na po ako ng improvement sa akin pong pagtulog. Hanggang sa bago po matapos ang programang to ay naging normal na po ang aking pagtulog. Ganun din ay bumalik na po yung aking pagiging masayahin, ang aking pong yung akin pong dating sigla ay bumalik na rin. Kaya po, tunay po na nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sinagot niya po ang akin pong dalangin sa pamamagitan po ng programa po ng Adventist Center Manila na ito nga pong Needley Depression Anxiety Program na nakatulong po upang ako po ay gumaling. Kaya po, sa inyo po na mga dumadanas po ng mga depression at anxiety, tunay nga po na malaking tulong ang programang ito para po tayo po ay matulungan na tayo po ay gumaling. So, yun lamang po at maraming pong salamat sa inyong lahat. Hello po sa inyong lahat. Ako po ay isa sa mga graduate ng Needley Depression and Anxiety Recovery Program ng Adventist Medical Center Manila. At gusto ko lamang pong mag-share sa inyo ng akin pong naging experience sa pag-join po ng programang ito. Noong August 2018 po, ako po ay nagkaroon ng problema sa pagtulog. Noong unang mga araw po, ay medyo nahihirapan lang po ako na makatulog sa gabi. Pero nung lumipas po mga ilang araw, ay nagigising na lang po ako bigla ng maaga or mga around, siguro mga alas 12 pa lang po yon. Tapos hindi na po ako makatulog. Hanggang sa dumating pa po ang ilang araw na sa buong magdamag, hindi na po ako nakakatulog. Hanggang sa kinabukasan, sa araw, maghapon pa din po na ako po ay walang tulog. So, tumagal po yon ng mga
dalawang linggo. Kung kaya nga po at nalaman ko na sa sarili ko no na may problema po ako at nandun na rin po na ako po ay malungkotin na. Hindi na po ako masyadong lumalabas, nakikipag-usap sa akin pong... Okay, welcome back sa ating Facebook Live. Yan po ang isa sa mga story of recovery ng ating DARP graduates. Maraming salamat sa kanya, ano po, na nagbigay ng kanyang story. Kapag po kayo ay sumali dito sa DARP, ang inyo pong story ay confidential, no? At hindi po namin kayo ipapakilala o ipapakita unless kayo po ay pumayag. So yan po ang ina-assure namin sa inyo. Safe po at secured ang inyong life story dito sa DARP. At July 26 na po ang ating online, kaya mag-register na po kayo. Okay, let's move on sa iba pang mga services na meron tayo. Meron tayong outpatient services, bukas na. Mag-register lang po, wala munang walk-in, ano? At syempre, kung hindi kayo makakapunta dito, pwede ang telemedicine. Virtual consultation po ito. Pwede rin namang ipa-deliver ang mga medicine. Medicine delivery. Ayan, hihintayin nyo na lang sa inyong mga bahay. O kaya naman, kung ang prescription sa inyo ay magkaroon ng laboratory test, o kaya ay immunization, pareho po itong may home service at drive-thru. Ibig sabihin, kung may sasakyan po kayo, magkikita na lang kayo ng medtech o ng nurse dyan sa unahan. Hindi na kailangan bumaba ng ospital. Narito rin po ang physical therapy. Bukas na dito sa Manila Adventist College ground floor. Pero katulad ng iba pa nating services, wala muna pong walk-in. Magpa-register po kayo para sa kaligtasan niya ng lahat. At syempre, kung hindi kayo makapunta dito, pwede rin ang home care. Kayo ang pupuntahan ng ating mga PT. Upon the recommendation of our PT, pwede na rin po ang tele-rehab. Ibig sabihin, virtual session na lang po kayo. Meron kayong kasama sa bahay na siyang makakatulong. Punta naman tayo sa mga nagtiis dyan ng matagal. Magpabunot, papasta, or adjust ng brace. Dito po sa Adventist Med, bukas na ang ating dental services. Sa mga gusto naman pong kumuha ng kanilang mga records dito sa ospital, hindi na rin kailangang pumila o magtagal. Meron po tayong Medical Records Express. At sa mga gusto magpaka-healthy, simulan nyo po sa pagkain. Magpa-pick up or deliver po kayo sa Healthy Bites namin. At nandyan ang mga pizza, immune boosters juices, mga meals, breads, cookies, at iba pa. Tulad nga ng artisan ubi cheese pandesal, mung cheese pandesal, at raisin choc oats. Yan po ang mga bago nating produkto. Ang Adventist Medical Center Manila, alam nyo naman po ano? May kapatid na college. Ito ang Manila Adventist College. Open na po at pwede na kayo mag-enroll for first semester. Senior high school ba? Meron tayong STEM at ABM. Sa college, nursing, physical therapy, radiologic technology, medical technology, pharmacy. Pwede rin ang business courses like accountancy, marketing and finance, at kung ano-ano pa. At syempre, meron po tayong Juris Doctor. Ito po yung mga gustong maging abogado. At eto naman po ang iba pang serbisyo ng Adventist Med kung saan kayo ay bibigyan ng libreng impormasyon para kayo'y maging malusog. Maliban po sa ating Facebook Live na Monday to Friday 10 to 11, meron din po tayong Voice of Health Teleradyo na inyong mapapakinggan sa DWBL 1242 AM. Syempre, yan po ay naka-live din sa ating Facebook account. Ayun, Pastor, napakarami nating services. Yes. Ano po? Alam niyo po, kung sakaling kayo ay first time na nanonood ngayon, nagsimula kasi kami buwan na, no? Kaya pwede niyong balikan yung mga naunang mga videos at marami kayo doong mapupulot na impormasyon. Mapakalusugan, mga pagluluto, at kung ano-ano pang mga topics para sa babae, para sa lalaki, sa matanda at bata,
marami po tayong discussion dyan. Balikan nyo lang po at huwag kalimutan mag-subscribe. I-like nyo po ang Adventist Medical Center Manila Facebook page. I-invite nyo po ang inyong mga kaibigan at i-share nyo po ang ating mga programa. Pastor, maraming salamat sa share mo sa amin ngayong umaga. Salamat din uli ng marami sa iyo, Miss Lady, at sa team ng Adventist Med Facebook Live. Yes, tama yan. Alam nyo, marami pa tayong sunod na pag-uusapan nakasama si Pastor Jay. Kasi ang daming topic na pwede. Ano, kung meron kayong request, i-comment nyo na rin at mababasa natin yan. So at this point in time, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga sponsors at donors na patuloy na sumusuporta sa ating laban kontra COVID. Patuloy niyo pong ipanalangin kami na mga nandito sa Adventist Medical Center Manila, lalo na ang ating mga frontliners na doktor, nurses, at iba pa na patuloy na nagsasakripisyo ano po, dito sa laban sa pandemyang ito. Okay, isang paalala. Yung Bible verse natin, nabanggit na ni Pastor, pero ulitin natin. Ilang beses daw ba tayong magpapatawad? Sabi sa Matthew 18:21-22. Sabi po dito, "Then Peter came to him and asked, 'Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? No, not 7 times, Jesus replied, but 70 times 7. Sana po tayo ay na-inspire na kaya natin magpatawad sa tulong ng Panginoon. Pastor, pwede niyo po ba kaming ipanalangin? Sige po, anyayahan namin kayo, mga minamahal naming mga tagapanood, na samahan kami sa panalangin. Panginoon, salamat sa kabutihan mo. Una rin, salamat. Pinatatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Dalangin namin, nawa, ipagkaloob mo sa amin ang biyaya ng pagpapatawad. At tulungan mo rin kami na tuluyang maging malaya sa buhay. Samantalang aming ding ibinibigay para sa iba ang pagpapatawad. Pagpalain po ang bawat isa sa amin, ganun din ang aming mga tagapanood. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Pastor. Thank you, Miss Lady. Yes. Salamat din sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay tayo ay lumaya sa pagpapatawad dahil ito ay malaki ang epekto sa ating kalusugan. Hanggang dito po muna tayo. Magkita-kita tayo ulit sa sunod na linggo. Ito ay Monday to Friday, 10 to 11. Huwag kayong mawawala at laging paalala, lifestyle is medicine. Bye!